Si Cheska nag-text. Si Cheska ba talaga yan? Oo. Tinuro ko kasi sa kanya kapag nagkahiwalay kami, i-memorize niya yung number ko tapos ipipin niya yung location. Okay, baby. Wait for me. Saan ka pumunta? Hindi ba tayo tatawag ng police? Nanay ako. Walang bagay na hindi ko kaya para sa anak ko. Puntahan niya kami sa 45 Balimbing Road. At siguraduhin yung hindi nyo kami ginugoyo. Dahil kapag may nangyari din sa batang yan, akong hahanap sa inyo. Ano nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba nila, ha? Why are you here? Nasaan po si Mommy? Tumawag lang ng polis, but don't worry. Dahil uuwi kita ng safe sa bahay mo. Baby? Mag-antay na lang tayo sa taxi, ha? Pasensya ka na, nalobot yung phone ko at hindi na ako makatawag kay Darius. But don't worry, ihahatid kita ng safe sa bahay. Pero habang naghihintay tayo, kain ka muna. Eto. May binili akong pagkain para sa'yo. Nalaman na ito po yung mga favorite ko, tsaka mga bawal po ako. May nagawa kasi ako sa'yo dati. Pinakain kita ng mga bawal sa'yo at after na natuto na talaga ako, inalam ko lahat ng favorite mo. Kaya alam ko, gusto mo ba i-enumerate ko sa'yo? Possible po ba yun? Oo naman! Alam ko mahal mo mga kaibigan mo. You love science. You love art. I know your favorite color is pink. I know that you like taho kasi it's soy. And your favorite drink is strawberry taho. I know na idol na idol mo mami mo. Because you want to take care of a lot of flowers. And your favorite is pink daisies. I know you're very smart and brave. Dahil ang bilis mo makapag-isip na i-message agad ang location mo. Kaya nahanap ka namin. Mas magaling po si Mommy. Kasi she taught me na yun po yung gagawin ko kapag nawawala ako. And she promised na kapag ginawa ko po yun, she will come and find me no matter where I am. Kaso, she didn't come yun. She just sent you po. Tita, why are you crying? Baby, paano kung sasabihin ko sa'yo na nandito ang mami mo? Po? Nasaan po siya? What do you mean? Ano pong ibig niyong sabihin nandito si mami? Kasama niyo po ba siya? Or nagtatago po siya? Or she's planning a surprise? Nandito siya sa puso ko. Tita, I'm confused. What do you mean? Bago kasi ako umalis ng bahay, niyakap ko yung mami mo ng very, very tight. Kaya nalipat yung love niya sa'yo sa puso ko. Gusto mo ba ilipat ko sa'yo? Yes, Tito Farah. Yes po. Anak, thank you at naramdaman ko ulit ang yakap mo. Darating ang araw, mayayakap ulit kita bilang ako. Bilang mami mo, Cheska.
cellphone ninyo walang sumasagot. At ikaw, bro. Oh, naiwan mo pa yung cellphone mo. Joyce, relax. Hindi ganun kadali kumuha ng ganito kalaking pera. Kaya nga. Tumawag na ba yung mga kidnappers? Oo, tumawag na sila. Nagbigay na sila ng oras at lugar. O saan? Bago yan, nakapag-text si Cheska. Nasend niya yung location niya sa cellphone ni Lucy. Ano? Oo. Nauna na si Farah. Ba't nauna si Farah? Kasi gusto niyong siguraduhin na okay si Cheska. Pero kailangan niyo pa rin tumawag ng pulisa para siguraduhin ligtas sila. Good. Ngayon at may lead na tayo. Pwede tayo kumuha ng tulong. I feel good, Tita. Nararamdaman ko po si Mommy. Parang inipan niya po talaga sa puso ko yung love niya. Thank you, Tita. Thank you. You're welcome. Bakit? May madumi ba sa mukha ko? I'm sorry, umiiyak ako. Sobrang masaya lang ako ngayon. Tita, wala naman po. It's just because dati po, natatakot pa ako sa inyo. Yung mukha tsaka ugali niyo po kasi parang... Parang ano? Parang witch po kasi. Sorry. Okay lang. Okay lang. Pero mabait po pala kayo eh. Lalo po kayong gumaganda kapag mabait kayo. Tsaka nakasmile kayo. Sana lagi po kayong ganito. Para maging close po tayo. Tita Farah, always smile, ha? Oh, I always smile. Hello, madam. Hello. Binabantayan mo ba yung bata? Paano nakapag-text si Cheska at nasend pa ang location ninyo? Mga pulpol! Ala? Paano mayayari yun? Aba, mahalay ko sa inyo. Kayo yung kasama ng bata, hindi ba? Ano ba namang klaseng katangahan yan? May humataw sa amin eh. Babae. Pati si Blue bagsak eh. Ano? Ano nangyari yun? Paano nakapasok? Sino yung nakapasok? Hindi namin kilala eh. Nawawala yung bata. Pati yung babae, wala na rin eh. Sundan niyo yung babae at yung bata. Habulin niyo. At kapag nakita niyo yung babae, tuluyan niyo na. Ano? Madam, wala sa usapan natin yung patayan. Ang sabi niyo, ikidnapin, mananakot, ikita ng pera. Ang totoo niyan eh, abunado na nga kami sa renta eh. Sa abandonadong bahay na to. Teka, kinakailangan nang umalis tayo dito ah. Bakit? Loko ka. Nag-send yung bata ng location. Malamang yung magulang noon, nagsumbong na sa pulis. Naloko na. Batsin na tayo! Baka mapuntahan pa tayo ng mga pulis. Hindi, ano ba? Habulin niyo muna! Bahala ka sa buhay mo. Hello! Hindi ka sa... Puisit! Hello! Hello, anak! Ano, kamusta na? Nakuha mo na ba yung 5 milyon? Nay. Anong
klaseng mga tauhan ba itong mga kinuha mo? Mga pulpul! Ha? Bakit? Anong nangyari? Eh, malamang napabayaan nila si Cheska. Nasalisihan sila ng bata, nakagamit ng cellphone, at nasend pa ang location nila. Ang himalang hindi dapat mangyari, napuntahan sila ni Lucy! Hindi ko naman alam kung bakit napakapalad ng babae niya. Naisahan niya yung mga pulpul. Mabuti na lang, nakaalis na sila bago pa sila mapuntahan ng mga pulis. Dahil alam na rin ni Darius at nagpatawag na siya ng mga pulis. Ay, Diyos ko po! Tara! Paano na yung 5 milyon? Paano na yung utang ko? Naiintindihan mo bang mangyayari sa akin? Papatayin nila ako! Kakatayin nila ako! Maghihiwalay-hiwalayin nila yung namanood ko para ibenta! Paano na ako, anak? Gawan mo ng paraan! Parang awa mo na, ayokong mamatay. Gawan mo ng paraan! Ay, nakita niya naman, di ba? Ginawan ko na ng paraan. Wala na akong magagawa pa. Anong gusto niyo, ipakidnap ko yung sarili ko? Love! Kausap ka? Oo, sina sister. Humihingi ako ng tulong sa kanila. Na ipagdasal nila si Cheska at yung pamilya natin na sana makauwi na sa atin si Cheska. Oh, okay, good. Salamat. Nandito na nga pala sa location yung mga pulis na sinabi ni Cheska. Gusto ko sana magpunta rin para masundo ko na si Cheska. Sige. Una ka na. Sunod ako. Okay. Pati ka sumasagot. Bro, asan kayo ni Cheska? Safe pa kayo? Bro, pati ka sumasagot. Joyce, ikaw na ang bahala rito, ha? Mangon na kami. Hello, officer. Anong balita? Yes, sir. Natutunan po namin ang location. Pero walang tao ron. Walang kidnappers. Wala si Cheska. Wala rin puting van. Tignan mo na. Ano sabi niyo? Wala kayong nakita? Kahit na ano, wala kayong nakita? Patuloy po ang investigasyon. Mag-update na lang po kami kapag may nahanap ng lead dito. Sir, tignan mo na. Nasaan ang anak namin? Nasaan si Cheska? Tulungan niyo kami. Nasaan si Cheska? Bakit wala pa si Farah? Hindi ba dapat nandito siya? Baka naman kasabot niya yung mga kidnapper. Tapos dinala nila si Cheska kung saan. Hoy, bro. Grabe ka naman magsalita. Matinding akusasyon yan. Teka. Kumakampi ka ba kay Farah? Hindi. Never akong kakampi kay Farah. Nagulat lang ako. Kung paano ka magsalita. Kasi... hindi ka naman ganyan dati. Parang nagiging legit na bruha ka na. Paano ako hindi mag-uugaling bruha? Eh, nawawala yung anak ko. Alalang-alala ako sa kanya. Ni, hindi ko man lang alam kung kamusta siya o ano. Wala man lang akong balita. Ano, chichilax na lang ako? Sinabi ko ha? Na chichilax ka. At bakit ako hindi maghihinala sa isang tao na marami nang ginawang masama sa amin? Lumigil na nga kayo. Ang kailangan natin doon ay pagtulungan na hanapin si Cheska. Yun ang priority natin! Daddy! Cheska! Cheska! Darius, sorry ha. Nalungkot po kaya hindi ako nakatawag na nahanap ko na siya. At sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo na ganun mo kadaling nakuha ang anak ko? Malalaki yung mga kidnappers? Ako nga wala akong nagawa eh, nung sinubukan kong bawiin yung anak ko. So paano mo nagawang bawiin si Cheska ng ganong kabilis? Kaya sigurado ako, malinaw na malinaw, nakasabwat mo ang mga kidnappers.
No, Mommy. That's not true. She saved me po. Nakita ko po yung mga kidnappers. Nakatumba po sila yung lumabas po kami. And sabi nga po ni Tita Farah na pinadala niyo po siya to save me. And nagpadala nga din po kayo ng hug eh. Di po ko nalungkot kahit na hindi po kayo dumating. Na-feel ko yun, Mommy. Maraming salamat for saving Cheska. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Sangkala ng sarili mo, pero you saved her. Maraming salamat. Hindi ko kasi matitiis na hindi ko alam na safe si Cheska. Pero ngayon na nandito na siya, happy na ako. Pero huwag kayong mag-alala. Babalik agad ako kay Mamita. Ingat na lang kayo, ha? And baby, lalo ka na. Ingat ka, Cheska. Babalik na ako sa kabilang bahay. Tita! Tita, thank you po for saving me. I love you na po. Brave girl na po. At dahil sa inyo po yun. I love you too. Nasabi ko na lahat sa pulis. Pero hindi ko talaga mamukhaan yung kidnapper dahil nakatakip yung mukha. Eh, yung sinasabi mong kausap ng mga kidnapper sa cellphone, na-identify mo ba? Hindi familiar sa akin yung boses eh. At saka, wala akong makitang plaka sa van dahil wala. Eh, wala akong maisip kung sino yung lead na kidnapper. Ang iniisip ko lang talaga na makuha ko si Cheska. Cheska? Totoo bang love mo na ang Tita Farah mo? Agad-agad? Pero kilala mo naman yun, di ba? Mommy, nice na po siya sa akin eh. Eh, di ba nga po sinave niya po ko? Tsaka, she even gave me all my favorite food. Tsaka, alam niya nga din po yung mga favorite food ko tsaka yung mga bawal sa akin eh. Alam niyo po ba na, alam niyo din na bawal po ko sa dairy? Kahit na, bad pa rin siya sa'yo dati. Diba nga, ang tawag mo pa sa kanya, Tita Witchy. Mommy, don't say that. It's bad. Mommy, nice na po siya. Tsaka hindi na po siya bad witch. She turned into a loving fairy godmother. Mas pretty pa nga po siya kapag nagsasmile eh. Eh di wow! Siya na maganda. Mommy, huwag ka na po magalit. Hindi naman sa ganun. Nakakatampo lang kasi. Dapat mas love mo ko kaysa sa kanya kahit nice na siya sa'yo ngayon. Mommy, syempre naman po. Love kita. Mommy po kita eh. So, big na big na big yung love ko po sa inyo.
Correct ka dyan. Dapat ako ang pinaka-love mo. Kami ng daddy mo. Sige, okay na yung hair mo. Matulog na tayo, ha? Tayo na lang natin yung daddy mo. Higa ka na dun. Tama naman din yung ginawa mo. Wala lang kasing peace of mind na alam mong nakalaya pa rin yung dumukot kay Jessica. Wala tayong idea kung sino yung mastermind. Observe mo si Jessica, ha? Baka na-trauma siya sa nangyari. At kung meron man, sabihan mo si Darius na ipa-counseling siya. I'm sure makikinig yun sa'yo. Ang hirap naman ng sitwasyon mo, bro. Bro, itong totoong concern dahil ikaw ang totoong nanay, pero ikaw ang hindi makalapit kay Jessica. Samantalang yung ugat ng misfortunes nyo, siya pa ang nakakalapit din sa bata. Kapal pa ng mukha, inuna ka pang awayin nung dumating si Jessica. Talk about priorities. Hayaan mo na. Si Jessica lang yung iniisip ko. Narinig mo ba ang sinabi niya sa akin kahapon? Love niya raw ako dahil nakita niyang mabait ako. Alam mo, okay na yun sa akin. Dahil kahit papaano naisip ko, nararamdaman niya na ako to. Oo naman, nararamdaman niya yun. Ako nga BFF mo, nararamdaman ko eh. It's only a matter of time bago ma-realize sa mga tao dito kung sino ka talaga. Close pa kay Lucy kahit nando siya sa katawan ko. At si Darius lumalambot na. Ang kailangan mo lang gawin, mag-isip ka ng isang bagay na talagang ikagagalit ni Darius dun sa babae niyo. At sigurado ko, mapapatalsik mo yung babae niyo sa buhay niyo mga kasama. Ah! Paano mo nagawa yan? Hindi ko alam. Yan, bakit mo ginagawa yan? Ginagaya mo si Lucy? Ganito lang talaga ako. Kasi ikaw talaga si Lucy. Naniniwala ka na sa akin.